ika-21 ng Abril, Martes sa ikalawang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Huwag kayong magtaka dahil sinabi ko na kailangan niyong isilang mula sa itaas. Umiihip ang hangin saan man ito ibig at naririnig mo ang ihip nito pero hindi mo alam kung saan ito galing at kung saan papunta. Gayon nga ang bawat isinilang sa Espiritu." Sumagot si Nicodemo sa kanya, "Paano po pwede ang mga ito?" Sinabi ni Jesus sa kanya, "Guro ng Israel ka pa naman at hindi mo alam? Talagang-talagang sinasabi ko sa iyo, alam namin ang aming mga sinasabi at pinatotohanan namin ang aming nakita at hindi pa niyo tinatanggap ang aming patotoo. Hindi kayo naniniwala kung mga bagay sa lupa ang sinasabi ko sa inyo. Kaya paano kayo maniniwala kung mga bagay sa langit ang sasabihin ko sa inyo? Walang umakyat sa langit maliban sa bumaba mula sa lupa, ang Anak ng Tao. Kagaya ng pagtataas ni Moises sa ahas sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang Anak ng Tao upang magkaroon ng buhay na walang hanggan ang bawat naniniwala sa Kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Hindi kayo naniniwala kung mga bagay sa lupa ang sinasabi ko sa inyo. Kaya paano kayo maniniwala kung ang mga bagay sa langit ang sasabihin ko sa inyo? Maraming mga tao, gaya sa isinasaad sa Ebanghelyo ayon kay Juan, ang nahihirapang tanggapin ang mga salita at turo ng Panginoong Jesus. Sa Ebanghelyo ngayon, pinapaliwanag ni Jesus kay Nicodemo na kanya lamang pinatutunayan kung ano ang kanyang nakita at narinig mula sa kanyang pinanggalingan. Sa Ebanghelyo ayon kay Juan, ang Panginoong Jesus ay nagmula at magbabalik sa Diyos Ama. Gayunpaman, sa Ebanghelyo ngayon, malinaw na itinuturo ng Panginoong Jesus na hindi kailangang pagtunggaliin ang makalangit na mga bagay at ang mga bagay sa lupa. Sa halip, ang mga bagay sa lupa na itinuturo ng Panginoon ay sumasalamin din sa mga bagay sa langit. Hindi nga lamang mga bagay na material ang maaari nating maranasan dito sa lupang ibabaw. Maaari din nating maranasan dito sa lupa ang makalangit na mga bagay gaya ng kabutihan at pagmamahal na sa ating pagpapasya na kung uunawain natin ito at isa sa buhay. Pagsasagawa. Pinaniniwalaan mo ba talaga ang turo ng Panginoong Jesus tungkol sa kabutihan at pagmamahal? Ano-ano ang mga makalangit na bagay na isa sa buhay mo sa araw-araw? Handa mo bang piliin ang bagay na tunay na nakapupuno ng iyong pagkatao gaya ng mabuting ugnayan sa iyong kapwa?